Hello guys, meron na naman tayong bagong game na i-introduce sa community. Ito medyo bago pa lang to, pero as in interesting to for me kasi nga this is Clash of Clans inspired. And since 2012, ito na yung laro na alam natin na nag-trending din and halos lahat tayo tinry natin tong laruin bago pa tayo mapunta dun sa mga MOBA game. Kaya dahil malaki yung opportunity na marami talaga sa community yung naglalaro ng game na to, I think malaki din yung opportunity nito kapag napunta to sa blockchain kasi sure tayo na meron talagang mga players na papasok doon sa ecosystem ng game. Ngayon, wala pa tong masyadong mga information pero ang goal natin sa video na to is ma-introduce natin itong game na to sa community. I-check lang natin tong game na to, tingnan natin kung ano yung mga opportunities dito and syempre gawin natin yung mga research na pwede nating gawin to ensure na safe din kapag pumasok tayo dito sa game na to. So yung maganda kasi dito, this is free to play. Pwede rin tayong makabili ng mga NFTs. Pwede tayong makapasok sa Metaverse and sa GAMEFI, which is alam natin na nagbibigay din ng opportunity sa maraming mga tao katulad ng Axie Infinity and other blockchain games. So sa video na to, pag-uusapan natin yung opportunity na sumali doon sa referral program nila. And then before the end of video, mag-raffle din tayo ng GCash sa mga laging nagla-like and nagko-comments doon sa mga videos natin. And sa last part din ng video na to, gawin natin yung demo kung paano tayo makakuha ng referral link na magbibigay sa atin ng opportunity na makakuha ng tokens nila. So sa akin, yung pinaka-kumuha talaga ng attention sa akin dito sa Clash of Isles na inspired nga ng Clash of Clans is yung isa sa mga sinabi ng co-founder nila, which is Clash of Isles will mean the world for the majority of our gamers, changing the trajectory of their life, allowing them to be the breadwinners of their family. So medyo malalim tong pinanggagalingan nito, di ba? Kung this is something na kaya nilang papangyarihin, then malaking bagay ito, lalong-lalo na sa mga Pinoy at lalong-lalo na sa pandemic. Punta na natin yung presentation. So yun nga, inspired to ng Clash of Clans na merong 500 million downloads worldwide. Actually, kahit na tanongin natin yung ibang mga friends natin, naglalaro pa rin sila nitong Clash of Clans. Ako, may account pa rin ako dito. Kaso nga lang, I think kung kaya natin kumita rin dito sa hobby natin na laruin to, so malaking bagay din yun, di ba? Kaysa bumibili lang. Ako, bumibili ko dati ng gems eh. So, as in, papunta lang lahat sa developers and more on bragging rights yung nakikita natin, di ba? So yun, addictive siya. So for the past 8 years, actually, sabihin na natin na 9 years, so meron pa ring 117 million na active na users to. And then proven din yung results nila. Ito yung mga entities na nagpapatotoo nun. Like yung Metacritic, yung Game Zebo, yung PocketGamer.com in terms of yung mga ratings. Syempre pag 4 out of 5 or 5 out of 5 exceeding expectations yun, di ba? And then yung sa Apple Store, sa Google Play Store, makikita natin gano'ng karami yung mga downloads nila and then yung ratings din, talagang na-maintain yon nung Supercell. So yung gustong gawin ng Clash of Isles is magkaroon ng whole meaning to the term Metaverse, where different NFT and GameFi projects from multichain will come together as one. Hindi natin alam kung sino yung mga projects na makakasama nila sa Metaverse, pero that's something na need natin abangan. Ang target kasi nila dito is ma-introduce nila yung GameFi with Metaverse and then yung NFT 2.0 na pag-uusapan din natin mamaya. So yung vision and mission nila, so starting with WISE, di ba? So gusto nila talaga na magkaroon ng highly addictive and competitive game to GameFi. I-introduce yung whole meaning ng Metaverse sa community and then will be the first GameFi na merong NFT 2.0 protocols na yun nga, i-explain din natin yan mamaya. And then yung first NFT based total value locked vault, so baka related to sa security, no? And then yung long term storage ng NFT, so tingnan natin kung makikita pa natin yung ibang information about later on. And then F2P and P2W elements to ensure fairness and a healthy game ecosystem, so yung game mechanism nila and
yung sustainability is something na talagang kino-consider din nila. And why are we different? So NFT 2.0, so imagine a protocol where you can incorporate NFTs you own from other collections to our game. Like for example, kung meron tayong mga NFTs sa OpenSea, di ba, may mga collections doon from other games or from other creators, pwede natin siya na i-incorporate din dito sa island na NFT na ma-own natin within the games. Kaya makikita natin dito kung meron kang parang gorilla na NFT and then island, so pwede mo silang mapagsama dito. I'm not sure lang kung pwede mong maging character yon, no, sa island. So watch out natin kung ano pa yung mga features or utilities na meron para dyan. And then why are we different? So NFT staking is something of the past, introducing new ways to generate passive income. So target nila na magkaroon ng passive income, siguro yung related sa marketing and advertisement. So this is something na they want to include through the use of the billboard NFT. So kung makikita nyo dito, parang meron kang blank na billboard and then pwede kang mag-advertise nung, halimbawa for this example, yung Nike. And ito nga yung makikita natin sa island. And why are we different? So metaverse where different GameFi and NFT projects will come together as one. So guys, ito yung nakaka-excite na part, no? Parang sino kaya yung mga projects na makakasama nila dito sa metaverse? Eh alam naman natin yung metaverse, di ba? So this is parang going beyond din, eh, within the blockchain, wherein you'll see a lot of partnership, network or connection within the ecosystem. So ito, nakita natin na merong iba't ibang mga islands and siguro ito yung way nila to connect one game to another. So ito naman guys yung referral campaign guide, wherein ituturo sa atin yung process. So pagpunta natin doon sa website, i-connect lang natin yung wallet natin, which is, I think this is as usual naman. And sa mga bago, so yun, may makikita tayo sa upper right na connect wallet. And kung meron tayong MetaMask or Trust Wallet, so kapag nakapag-login na tayo doon, so makakakonnect na tayo doon sa website with the succeeding steps na I think self-explanatory din naman yon and easy to follow. Alright guys, so quick demo lang tayo kung paano ba makakuha ng referral link sa website nila. So dito sa clashofisles.com, may makikita tayo sa upper right na connect wallet. So yun nga guys, 12 midnight ngayong December 25, up na yung light version ng website nila. So meron ditong mga, syempre, mga webpage na hindi pa accessible. And for example, yung roadmap wala siya dito, pero dun sa Telegram account nila, dun natin makikita yung mga milestones na kailangan nilang ma-achieve within the next few months. So ngayon, pag-click natin yung Connect Wallet, so hindi pa siya gagana. So dahil yon sa kailangan muna nating mag-join dun sa Telegram and Twitter nila. So ito yung prompt, yung error. So scroll down lang tayo and then makikita natin dito yung process. So we need to perform the task and connect the wallet and get the referral link and share and earn COI token or COI token. Diba? So sabi dito pwede ka pala maka-earn ng 500 COI tokens, pero dun kasi sa may pitch deck nila 100 yun eh. So malalaman natin kung ano yung totoo dito, pero since nandito to sa website, so baka dinagdagan na nila, no, instead of 100. So join na tayo sa Telegram, click lang natin tong si Ape and then open na natin siya sa Telegram account natin or view natin dito. Let's see and then join tayo. So in my case, andito na kasi ako, naka-join na ako sa Clash of Isles na group nila. So ito yon, share lang natin ng mabilis. And ito yung Clash of Isles official nila. So ang daming nagjo-join guys, oh. Siguro dahil nga na-share na yung website nila and yung referral link. And kitang-kita nyo naman guys kung bakit interested din ako dito. Ang bilis lumaki ng community nila, 47,905 members. Kaninang umaga nasa 28,000 pa lang to. So ayun, super interesting. And kita rin naman natin dito yung process ng referral nila. Okay? So next natin is makita natin na may green na dito. So okay na yan. And then follow naman natin sila sa Twitter.
So authorize lang natin, make sure nakalagin tayo dun sa Twitter account natin. And then that actually ulitin natin. So yun, okay na. So na-follow na natin yung Twitter account nila and naka-join na rin tayo. So good na lahat. So dapat makonnect na natin yung wallet natin dito. So login lang muna ako. So as mentioned guys, gamit tayo nung new browser account and then wallet natin kung hindi tayo masyadong tiwala dun sa website na pwedeng makasteal nung information natin. Pero in my case kasi, naka Kaspersky antivirus and then makita naman natin na secured dito yung website nila and naka-block din kasi dito yung sa antivirus na to yung pag-collect nila ng data sa akin. So connect ko na yung MetaMask wallet ko and then piliin ko yung account na gamit ko for this and then connect. Ayun, so connected na yung wallet ko and then pwede ko na siguro makita yung referral link. So eto na guys, nakita ko na yung referral link ko. So kailangan ko nang mag-start, mag-invite. So ayun lang. So i-share ko to sa mga friends ko and ilalagay ko rin doon sa description ng video na to. Isama ko na rin dito guys yung mga accounts nila. Telegram channel, Telegram community, and then Twitter and Discord para makita natin ano ba yung mga new updates. So quickly check din natin guys yung Clash of Isles na Discord. Kita natin 20,000 na rin yung members nila. So marami-rami yan, di ba? So very promising and continue lang natin na i-observe. Actually guys, lahat naman ng games pwedeng mag-rug pull eh. That's the reality kasi depende talaga yan kung kaya nilang maka-deliver. So kailangan talaga natin gawin yung due diligence natin para makita natin kung capable talaga yung team in terms of game development, blockchain development, even yung pag-create ng art nila, and kung okay din ba yung contract nila. So hintayin din natin yung mga contract audit nila later on. So yun lang guys, kung paano sumali doon sa referral campaign nila, and sali na rin kayo guys. Wala naman kayong ilalabas, makaka-invite kayo and makakakuha kayo ng tokens. Unfortunately nga lang, hindi pa daw pwedeng i-disclose magkano yung isang token, ano yung details ng tokenomics nila, which is, yun, aabangan natin yun. I hope makagawa pa ako ng isang video later on para pag-usapan natin yun. Okay guys, so pipili na tayo ng mga mananalo sa mga laging nagla-like and nagko-comment sa videos natin. Hindi to marami guys, so pili lang tayo dun sa last two videos natin. And ako talaga from the bottom of my heart, I really appreciate yung mga supporters natin. So sa first video natin, meron lang 10 unique comments and pili tayo kung sino yung mananalo. Alright? So unang mananalo ng 250 GCash ay si Jeffrey Meneses. So congratulations dyan. And move na tayo dun sa pangalawa pang mananalo. Okay, so dito sa isang video natin sa pangalawa na recent, 15 lang yung unique na nag-comment sa atin and then kuha pa tayo ng isang mananalo ng 250 pesos. Alright, Irene, nanalo ka na naman. Salamat sa suporta. So, second prize mo na yata to. So, congratulations and super thank you. And then next one, kuha pa tayo ng isa. So, tatlo yung piliin natin. So, dito na lang ulit sa recent, yung mga laging sumusubaybay sa atin. Hi guys. And kahit na hindi tayo lagi nagpo-post, no? Alam natin na nakabantay pa rin sila dun sa mga videos natin. Alright, so 13 comments. So, pili ulit tayo ng isang mananalo. And ang nanalo ng 250 GCash ay si Ronel. Nice. So, yun, guys. So, kung gusto nyo i-claim yung prize nyo, so, i-chat nyo lang ako sa Telegram or join kayo dun sa Nickreation community natin. So, nandun naman yun sa description natin. And guys, reminder ulit. So, itong Clash of Isles, alam natin, bago pa lang to. Pero, yun nga, nasa radar din natin to. Something na interesting talaga. Pero, ayun, I'm not a financial advisor. Pero, ayun, sama-sama tayo na i-observe to. Nanghihingi rin ako dito ng white paper, ng iba pang mga details. And they promise na later on, i-share nila yon. I think so far,
yung observation ko sa kanila, maayos naman silang kausap, as in seryoso talaga sila na magkaroon ng impact and to make all of these targets happen para sa community nila. And kung merong pa kayong mga questions or concerns, yon, comments lang guys, and then I hope mas marami pa tayong videos later on and marami pa tayong mga maging collaboration later on. So thank you guys for watching and see you on my next video. Bye bye.